So what's up mga gadget? This is Gideon Gadget Mami. Clinic. At ngayon, pangalawang video na i-review natin. Ngayong araw na to, pangalawang video na i-review natin is about dito kay RTD na nagbigay ng banat at bumanat pala. Bumanat pala siya kay Wasalak. At balak niya yatang wasakin si Wasalak. Hindi ko alam kung may katotohanan to o totoo nga ba to, pero alam ko, napanood ko yung paliwanag dito ni Wasalak na hindi totoo na meron siyang kinuhang pera. At naglabas din siya ng video about sa paliwanag dahil hinamon ito ni RTD na maglabas ng video at sagutin. No? So, panoorin natin to kung ano yung paliwanag dito at ano yung galit ni RTD kay Wasalak. So, tara mga kagadget. Mukhang maganda-gandang palabas to ah. Yung gagaliti ako sa'yo. Ay, Jesus ko. Ito yung video na magsisilbing warning sa'yo, Madi. Na sa huling pagkakataon, tigilan mo. Ha? Alam mo kung bakit? Pwede ko naman yung i-upload lahat eh. Isabay-sabay eh. Pero inuna ko talaga tong video na to. Baka sakaling matauhan ka dito. Nagsabi na si Japper sa upload. Nag-comment pa siya sa live ko na tumigil na, okay na lahat. Ganito ganyan. Kasi sayang pinagsamahan. Kahit pa paano, binabalyo ko yun. No? Kahit galit ako sa'yo, alam ko may pinagsamahan tayo dati. Pero sa isang... So, yun nga no, mga kagadget. Mga nagdaang araw, nag-video nga si Boss Japper about dito sa... Alam ko, prank video yun eh. Pero meron laman din yung video na yun na yun nga, itigil nyo na, pag-usapan nyo na lang na may hinahon, na maayos yung video, yung bangayan yung dalawa. Kasi nakakahiya na yung mga basurang tinatapon nyo dyan sa social media, no? So, ang maganda rito, tumigil nga. At ngayon, naglabas siya na naman ng panibago tungkol kay Wasalak. So, hindi ko alam kung kanino niya nahuhugot yung mga gentong salita. Kasi nanood ako ng mga video ni Boss Madi, ni Wasalak. Nakita na, panood ko ron, na wala naman siyang nababanggit about tungkol dito kay RTD. Ano? So, hindi ko alam kung saan to humuhugot ng galit o kanino ito nagagalit at ano ang kinagagalit nito kay Wasalak. So, sa unang previews, ganun din. Same lang din siya ng banat about din sa panloloko. So, tingin ko parang hindi niya ma-point out kung ano yung gusto niyang mangyari dito. Kasi nadadala siya ng galit, no? So, tara, panoorin pa natin to. Klapan, dahil sa pera, bumaliktad ka. Tarantado ka. Sabihin pa, walang binuraot. Binuraot mo ngayon 10,000 ko na para yung sa bigas sa taga dyan. Oh my God! So, ibig sabihin, may nangyari nga sa kanya na yun nga, yung 10,000 niya raw. So, hindi ko alam kung ano magiging sagot dito, no? Kasi wala namang nilalabas si Boss Madi tungkol dito sa 10,000 na sinasabi niyang binuraot daw niya, ni Boss Madi yung 10,000 na yon. Pero hindi natin alam kung ano ang totoo doon kasi hindi rin naman nagsasalita at sumasagot si Boss Madi tungkol dito. Tingin ko ayaw ng patulan to ni Boss Madi. So, yung dalawang vlogger na sinagot ni Boss Madi is sinagot niya yun, pero hindi pa tungkol dito. Hindi na to pinapatulan ni Boss Madi dahil alam niya naman sa sarili niya siguro na wala naman siguro ng ginagawang masama itong si Boss Madi. Si Wasalak, kumbaga. Sabihin mo sa akin na sigira cellphone mo, pwede naman ulitin na kung andyan sa'yo yung pera. Ayun, intro pa lang pala yun. Intro pa lang pala yun, mga gadget. So, papasok pa tayo dito. Yo mga best friend, good morning, no? And andito ako ngayon sa labas, no? Kasi ayoko magmura dito dun sa bahay. Dito gustong-gusto kong magmura. So isang malutong na putang ina mo ka, madikatikbak, no? Ligit sa kalaman ng lahat mga best friend, kami ho'y pinapatigil na ni Japper. Which is tumigil naman kami sa mga videos. Wala na namang binitawa ng mga videos na iba. Wala nang
nagpaparinig sa video. Ano ang line of it, mga best friend? Eh, ikaw, Madi, katigbak, no? Ikaw ang bubu ka, no? Ikaw na halos wala kang pinag-aralan. Gago ka. No? Ito, ito na lang ang mga gadget. Sa mga sinasabi niya about kay Cosmad, na walang pinag-aralan, dito sa video niya, lumalabas na sumasampal sa kanya yung sinasabi niya. Kung titignan niyo yung video niya, panonoodin niyo, sino ba ang mas walang respeto sa ginagawa niya? Di ba siya? Nakita ngayon, ayok ka. No? Pinapatigil na tayo, be professional. Ito mga best friend, yung isang screenshot na gustong bumawi, hindi ka tigbak. Kasi binanatan ko siya, naalala niyo yung binanatan ko siya na galing no, sa mga sponsor sa Laguna. Yung tatlong beses yung sa rice na kinunan mo na tag 12,000. Oh my God! Wow! Kada isa at sa 10,000. Naalala mo yung katigbak? Hindi mo pa yung nasagot. Yung word lang na buraot yung sinasagot mo. Pero hindi yung mismong winilta sa'yo. Sagutin mo yon. Ibibigay kong ebidensya sa kanila. Ngayon, ha? Hindi ka tumigil. Alam mo ba sa GC mo may ahas dyan na isa? Yan, bago yan. Bago yan. So, nagbibigay sa akin ng screenshot. So dito, no, may dinamay pa siyang isang tao. Hindi kaya yung isang tao na yun, sir, ginagawan niya lang kayo ng istorya para naman is lalo kayong mag-away. So sana sir, bago ka maniwala doon sa sinasabi ng tao or screenshot na binibigay sa'yo, sana alamin mo, puntahan mo. Puntahan mo si Boss Mati para makapag-usap kayo ng maayos, diba? Ano lang yun. Kasi nakikita ako nung pumunta ka, okay naman kayo, ganda na samahan nyo eh. Pero parang ngayon, parang iba na eh. So, ibig sabihin, yung first meet at saka yung nandun guys, for plastikan lang ba? Talaga? Ha? Ikaw kasi tumigil ka na, no? Hindi mo ba matanggap? Kasalanan nyo itong, kasalanan nyo naman yan. Oh Lord! Nag-react kayo, nag-react sa unang video tapos kalaunan, pipersonalin nyo na lahat. So sa bagay, humantong na talaga ito sa personalan. Yung tanong ko, sinong kayo? Kayo dyan. Ang dami nila dun eh. Ibig sabihin, yung banat na to, hindi lang para kayo mali. Ito pa mga best friend, no? Itong, yan. Daddy meets TV. Oh, yan. Isa pang para sa'yo yan. Sampulan pa lang kita. Yan, isa sa'yo. So dito may mga nilabas din siya, mga ebidensya, no? Tapos, ang link ko, ilalagay ko sa baba yung link. Aga-aga, baka siyansiin ko yung gilagid mo dyan. Yan, sagutin mo yan. Gago ka. No? Tapos meron pa. Si ma'am. Eto. Ayan, no? Ayan yung channel. Ayan yung message ni ma'am. Hindi, YouTuber. Nagpadala sa'yo ng 20. Sana po tayo 5. Tado ka. Ako pa, susubukan mo. Meron pa. 18 yung video pa ginawa ko. Ha? Pre-nibit ko lahat. Hindi ko yan nilantad lahat. Gawa ng nagkiusap sila Sir DIY Tolitz at nung sa video ni Japper na tama na, no? Ngayon kung magtanong si Japper sa akin kung ano ebidensya mo hindi tumigil, iba-vlog ko. Iba-vlog ko yung dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka. Yung lahat. Andito sa akin lahat ng ebidensya, Madi. Huwag kang magtatanga-tangahan at hindi bobo yung kausap mo. Sabihin mo pa walang binuraot. Binuraot mo nga 10,000 ko. At saka mga best friend, mag-aano ako, mag-deactivate ako ng ka-best friend account. Kasi dalawa yan. Ayoko na ng issues. At bakit naman ako sasagot sa mga issues hindi ko kagagawan? Ka-best friend account, dalawa. So bakit kung sinerts ko, isa lang? Tataka ko rito. Paano naging dalawa? Hindi isa lang. Nakakapagtaka lang, sir. Hindi, deactivate ako na account ko na ka-best friend. Kasi yan yung dahilan, no? Merong gumawa ng dami account na yan. Ewan ko sino. Ayoko lang magpangalan, baka matamaan. May gumawa nga ba ng ibang account, dami account nyo, sir?
o sadyang may problema na yung account nyo kaya nyo i-deactivate. So alin lang doon? Kasi yung account na yon na ginamit kay Ponashare, Things to Know at saka kay Sitang, ibig sabihin dami account yon na may kumuha ng pera na pangalan nyo, BDO account, at saka isang dinamay mo pa doon yung pangalan ng iyong asawa na si Bueno. So parang naguguluhan ako sa mga patutsada mo about dito kay Boss Maddie, ano? So sana sir, yung sasabihin mo dami account is dami talaga. Kasi once na dine-activate mo yung isang account na yon, makikita din ng mga bumabanat sa'yo ngayon. Yung mga nagsasabi sa'yo na scammer ka, yun. Sana lumabas yung totoo dito, no? So meron akong main account. At balita ko pa yata, itong si Things to Know is magpapatulpo. Tama ba? Oo nga, magpapatulpo nga. Kasi pinanood, nireview ko yung kanyang video eh. And hinihikayat niya pa yung ibang na loko nung inyong ka-best friend account na yun. So, kayang. Soon, malalaman nyo rin niya sa mga matitino lang. At saka huwag mo kong takutin, Madi, na mawala ng si Diyos ko. Hindi ako, for the information of everybody, sanay ako sa basher. Diyos ko. Kinakain ko yung almusal, tanghalian at hapunan. At sa bago matulog, kinakain ko yung pati pagising. At hindi ako takot na wala na subscribe. Ang pangit nung words niya na yun, no? Na mga basher, kinakain niya. So binabaliwala niya. Pero bakit itong galing kay Maddy? O sinabi niyang, yun nga, tinitira siya ni Maddy. Eh, basher din yun eh. Trust of din yun eh. Bakit siya naapektuhan? Di ibig sabihin, may katotohanan. Di ba? O. Kung sinasabi mong kinakain mo yung mga basher mo, o mga paninira sa'yo, naalmusal mo, tanghalian mo, hapunan mo. Pero bakit ditong yung sinabi mong may nilabas, may sinabi si Boss Maddy sa'yo na gento, naapektuhan ka? Diba dapat kakainin mo lang din, pababayaan mo lang din. Rider, kasi alam ko naman may maiiwan pa talaga dyan. Kung maubos mo yan, alam ko may maiiwan at may manonood pa dyan sa akin. Alam ko yan. Kasi may mga kanya-kanya tayong supporter. May mga kanya-kanya tayo. Tama, boss, tama. May pinaglalaban ka sa'yo, may pinaglalaban rin ako na mas matibay pas pinanghahawakan mo. Utang ina ka. Ang dami kong gusto ibuelta sa'yo, buddy. So isa-isahin natin ngayon, tarantado ka. Sip-sip kang hayop ka. So dito, kada may lumabas sa sosawan mo. Paulit-ulit lang yung mga sinasabi niya. Siguro gigil na to kay Boss Maddy. Parang galit na galit gustong manakit. Pero kung talagang nag-iisip tong mga to, no? Kung talagang merong utak, may mga laman ng ulo ng mga taong to, no? Sana pinag-usapan nyo na lang yan. Napakadali ng ng video call. Doon kayo magmurahan. Doon kayo magtapunan ng mga baho nyo, mga katarantaduhan nyo. Eh ikaw, hindi naman nagbibideo si Boss Maddy ng gento para isiwalat yung katarantaduhan mo eh. Diba? Ang lumalabas, yung mga taong niloko mo, yun yung mga lumabas ngayon. Gusto mong pasikatin. Ngayon, pasisikatin na talaga kita. Pasensya na, by Japper. At pasensya na, Sir DIY, no? Babaliin ko yung pinangako ko sa inyo kasi hindi to tumupad yung isa eh. Sir DIY parati nag-advise sa akin sa mga bagay-bagay na yan. Hindi ko papatulan. Pero sir, sa pagkakataong ito, magiging kawawa ako pag hindi ako sumagot dito. Kasi isang maliit na channel ako, yan, malaki yan, no? Pero tingnan natin kung hindi magbabago yung pananaw. Alam ko naman maraming taga-suporta sa'yo. At saka mapuna ko lang yung sinasabi mo na kaya kayo tumutulong kasi ang pagtulong hindi dahil sa yung pangsariling sa channel. Tanga! Real talk. Almost lahat ng tumulong gustong umangat yung channel. Animal ka. Gago ka. Huwag mo kami pasok sa bulsa mo. Nanggaling na sa'yo yung salitang
lahat ng tumulong ay gustong umangat ang channel. So, paano naman po si yung nag-sponsor sa inyo, si Ponasher, si Sitang, si Things to Know, at yung iba-iba pang nakikita kong may mga video about sa inyo. So, paano yun, sir? Sabibig nyo na mismo ng galing yung mga pagtulong ay may kakibat na pag-angat ng channel. So, sana bago ka nagsalita, inisip mo muna ulit, binaligan mo yung mga taong pinangakuan mo ng tulong. Umoy pasok sa bulsa. Meron, mga hindi YouTuber, meron ding mga YouTuber na gusto lang tumulong talaga kusa at kilala kong mga taong yan. Oo, tama yun. Meron din naman talaga ang nag-sponsor. Meron mga YouTubers na YouTubers lang talaga, na viewers lang talaga, organic viewers lang talaga, na kusang nagbibigay dun sa tao nag-sponsor. Meron namang mga YouTubers, mismo YouTubers na gustong magpaangat ng kanilang channel dahil lang po, ayun po ang tinatawag na sponsorship na may kaakibat na tutulungan mong umaas ang channel mo. Yung sponsor na organic, sila naman yung viewers lang na kusang loob na nagbibigay ng pera para dun sa mga tao na nangangailangan. So yun, tama ka dun, tama ka ron. Para umangat yung channel, ganun yung kasimple. Maging real talk lang tayo dito. Ito, huwag mo kong ipasok sa kabubuhan mo. Ngayon, sumagot ka sa videong ito nang malaman mo, ha? At ito pa, ha? Sa dami na pinanghawakan ko dito, meron pang isa na ikakagulantang mo. Meron pang isa regarding kay Mamo. Hawak ko lahat ng ebidensya dyan. Ina ka. Hawak ko lahat yung complaint. Basta sumagot ka sa akin, tarantado ka. Alam mo, boss, sa totoo lang, hindi na kailangan sumagot dito ni Boss Maddy. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya sa sarili niya na wala siyang nialabag o ginagawang masama. Ha? Yun eh. Manood ka sa mga video niya, wala ako nakikitang mga video niya na pinapasaringan ka about sa mga ginagawa mo. Wala. Hindi ko alam kung saan mo hinuhugot yung galit mo. At siguro, nakikinig ka lang sa mga balibalita. Kung kagustuhang, ayoko magmura eh. Tanong ko lang, boss, chismoso ka ba? Ayoko nang bigyan yung mga manonood sana ng content na ganito. Pero ikaw eh, sadyang sip-sip ka, Brad. Sip-sip ka, Brad. Ha? Sip-sip ka. Nangaagaw ka nga dati ng sponsor eh. Oh my God! Wow! Kahit hindi naman sa akin yun. Kanino? Paano siya sisip-sip? Eh talagang kadikit na yun. Diba? Hindi yung siya sip-sip, sir. Talagang halos magkakatabi sila ng bahay doon. Kilala mo? Kaya siguro ganyan ka kasi malayo ka sa kanila eh. Hindi ka ma-flex. Kung sino yun? Alam kong kilala mo yun. Kung sino inagawan mo. Ito, based lang sa nakikita ko ng reaksyon ng mukha niya. Marunong kasi ako tumingin ng tao eh. Yung taong alam kong kaplastikan lang yung ipapakita sa'yo at saka yung taong hindi ka paplastikin. Yun, nakikita ko sa kanya ganun. At saka nararamdaman ko sa kanya na may pagkaingit. Pagkaingit. Ayoko na magdamay pa ng vlogger ng kakilala ko dyan, Maddy. Ayoko mangdamay. Sadyang nabubisit lang talaga ako sa pagmumukha mo. Kasi ako tumigil na ako. At tumigil na ako. Kung may makikita nga ako magre-reaction dyan, sinasabi ko nga tama na. Yung kay joke, sinabihan ko rin na tama na. Ganun ako. Pero ikaw, palihim kang bumabanat, Maddy. Palihim ka eh, no? Nagpapatrending ka ng videos dun sa ano. Eh kung gusto mo naman pala ng ganyan, eto. Ha? Let's just be honest. I'll be honest. Mga best friend, I'll be honest. Putang ina. Putang ina. Pinasok ko yung YouTube dahil sa pera eh. Ano mo? Anak ng tipa. Sabibig niya na mismo ng galing na pinasok niya ang YouTube ng dahil sa pera. Sabagay, kung walang pera sa YouTube, wala naman talagang tatambay sa YouTube. Eh. Tama ba? Tulong mo, no? Tulong. Tulol mo.
sasabihin mo, content mo puro pagtulong kung umugot ka sariling bulsa mo. Tado ka. Tanong ko dito, siya ba na humuhugot sa sariling bulsa niya? Tingin ko parang may sponsorship din to eh. Pasok pa ako sa bulsa mo. Ang dami ko pang gusto ipalabas dito. Ang dami-dami pa. Siguro kung gugustuhin ko 20 content, ipanghuli ko yung pinali ko na pasabog. Oh my God! Wow! Kasi yung part na yun, maraming madadamay talaga. Kung ipapasabog talaga yun. Maraming madadamay dun. Ayun. So, ayun mga gadget, no? Mukhang galit na galit to. At gustong manakit ng taong to kay Madi. At mukhang gustong wasakin ang karir ni Boss Madi, no? So, nakakalungkot lang kasi at yun nga, malalim na yung pinagsamahan nila at ganito yung nangyayari. So yun mga kagadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video or napanood lang ang aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell at mag-like and comment and please share my video para po mas tumami pa ang ating viewers at ang ating subscribers. So kayo rin po ang makakatulong sa akin para dumami ito. So yun. Then mga kagadget, salamat nga pala sa nag-sponsor ng suot ko ngayon, kay Kaate, known as La Arnie Perez Channel. Maraming salamat. Then next ko po, ipiflex ko yung binigay nila Boss Japper, yung jacket at saka yung t-shirt. So, kung gusto nyo pong mag-avail nito, just contact La Arnie Perez sa Facebook page niya. Idadrop ko po dito sa taas or sa ilalagay ko dun sa description yung kanyang FB page. Pwede nyo po siya kontakin. So, and shoutout nga pala kay Kabagis, ano, kay Ralby Joyce. Baka naman. Baka naman. Baka naman. So yan, mga gadget. So tara, panoorin na natin. Turin na natin. Sobrang galit na galit to. Kung magkikita to, baka sapo ka nang mangyayari dito. Ayoko pong magmura dito sa social media na. Ayoko na dapat sumagot. Pero, anak ng teteng. So dito, yung nasabi niya nung una, uulitin niya na naman. How many times na ibinagsabihan, nagsabi na si Japper sa upload, nag-comment pa siya sa live ko na tumigil na, okay na lahat, ganito ganyan. So, ito, dito mo makikita doon sa isang tao na inuulit niya lang yung mga nasabi niya, paulit-ulit. So, kung talagang meron kang gustong patunayan, sir, sa mga banat mo kay Boss Madi Wasala, mas mainam, sir, na idaan nyo sa legal na proseso. Pwede nyo naman kausapin yung mga nag-sponsor na naloko eh. Pero bago mo gawin yan, sir, harapin mo muna yung mga nag-sponsor sa'yo na naloko mo din. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi bato ka ng bato na maanghang na salita, pero ikaw pala may tinatago rin kalokohan. Dinamay mo pa si Boss Japper sa katarantaduhan mo. Alain mong i-message mo kay Things to Know yung ganon. Lumaki ulo. Sira ulo ka pala eh. Tinulungan ka na nga ni Japper Sniper eh. Pala, sasabihan pang lumaki ang ulo. Kundi ka ba naman sira ulo eh. Diba? Kumbaga sa ano, wala kang utang na loob. Wala ka rin respeto. Yun yun, boss. Diba? Ang respeto nagmumula sa sarili, hindi sa ibang tao. Tandaan mo yan. Kasi sayang pinagsamahan. Kahit papano, binabalyo ko yun. No? Kahit galit ako sa'yo, alam ko may pinagsamahan tayo dati. Pero sa isang iglap, dahil sa pera, bumaliktad ka. Tarantado ka. Sabihin pa walang binuraot. Binuraot mo ngayon 10,000 ko na para yun sa bigas sa taga dyan. Sabihin mo sa akin, nasira cellphone mo, pwede namang ulitin ha, kung andyan sa'yo yung pera. Ngayon, magsusumbatan tayo. Isisahin natin, iso yung sumbat natin sa isa't isa. Kasi nanunumbat kayo eh. Oh my God! Wow! Dati pa eh, hindi ko nga sinasagot yan.
Bigard, may utang loob. Wala ko utang loob sa iyo kay Japper, meron. Pero sa inyo wala. So boss, magagalaw ko diyan na may so boss, kung may utang na loob ka kay Boss Japper, ano? Hindi ka magcha-chat ng ganun-ganun lang kay Things to Know na nagbago na si Boss Japper, no? So ayan, lumabas na nga sa bibig mo, no? So sana pinanghawakan mo yung binabalyo mo yung sinasabi mo about kay Boss Japper. Kasi parang pag may kaharap ka ng ibang tao, iba yung na-message mo, di ba? Iba yung ginto. Tsaka hindi yun magiging legit kung fake, dami account yung nagchat-chat doon kay Things to Know, kay Pona Share at saka kay Sitang, no boss. Yung bank account na lang ang babasihan doon. Kasi imposibleng hindi maging sa'yo ang bank account. So yun, no. Sana i-value mo yung kung ano yung mga naibigay sa'yo na itulong sa'yo. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganun sa ibang tao. Parang ang ginagawa mo, sisirain mo tong tumulong sa'yo para matapatan mo. Umangat ka. Maling paraan. So yun, manoorin ba natin yung mga sinasabi niyang value. Pera, kumagalaw ako dyan na pambili ng pagkain. Tulugan ko, ultimo, bayad yan. Never ako ng hassle sa iyo, ha. Nagbibigay pa nga ako, eh. Alam mo ba, mahigit sana 20 na yung nagchat sa akin. Ginumpile ko lang yung mga videos nila. Ginumpile ko lang yung mga text and yung mga receipt. Ginumpile ko lang lahat. Kasi hinintay ko itong pagkakataon na to. Pati yung sa sinasabi ko kanina, hindi ko na ulitin, baka lumala. Yung pang finale ko na video para sa'yo, abangan mo yun. Ang bigat na, ang taong nagchat sa akin, napakabigat. Napakabigat ang taong so, nag-chat, no? Sa akin. Mabigat. So yun mga kagadget, no? Itong taon to sobrang galit na galit kay Boss Maddy. Kasi naman, Boss Maddy, dapat nagpalit na lang kayo para kadikit niya lagi si Japper para mas tumaas siya. Gago! Mag-100k subscribers ka na kasi. Siya 25 pa lang. Pagbigyan mo na itong taon to nang hindi ka natirahin ng tirahin, no? Depis lang yan, no? Nakaka-urat pakinggan kasi yung mga sinasabi nitong taon to. So, bakit kailangan mo pang bitinin? Ilabas mo na. Bibitinin mo kasi gusto mo magka-views din yung paglalabas mo na yun. Diba? So, kaya nga nang sabi mo nung unang video, damage has been done. So, na-damage mo na eh. Inulit mo ba uli? Tapos gusto mo may tatago ka pa. Labas mo na ng buo para isang bultuhan. Hindi siya gaano malaking channel, pero kung usapang credibility at professionalism, mabigat itong taong nag-chat sa akin. So, diba? Yun, sinabi niya, credibility, professionalism. Diba? Sir, tanong ko rin sa inyo, kayo po ba may ganong klaseng meron kayong credibility, being professionalism sa ginagawa niyo yan? Professionalism ba ang tawag dyan? O, diba? Yung sinabi mo, sumampal din sa'yo. Mabigat. And pasensya na kayo mga best friend dahil maingay yung place dito. Gawa ng, nasa tabi ako ng daan ngayon. Tabi ako ng daan. Hindi ako magsasalita dapat. Kaso ikaw, sumusobra ka na eh. No? Doon sa sinabi mong hindi ka na dapat magsalita. Tama yun. Tama yun, sir. Tama yun. Hindi ka na dapat naglabas ng ganito o nagsalita man. Kasi kahit anong mang iba to sa'yo, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama at wala kang tinatago man ng kahit anong anomaly o anomalya sa sarili mo, is hindi ka nasasagot. Hindi ka na maglalabas ng gantong words, gantong video. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, malinis ka. Pero bakit ganon? Napapanood ko yung mga video ni Boss Maddy. Wala naman siyang against sa'yo. Pero ba't parang ikaw galit na galit sa kanya? Ano po ba yung motibo mo kay Boss Maddy at gusto mong patunayan kay Boss Maddy kung bakit ka na mayroong gantong video? So, gaya nga ng sinabi ni Boss Japper at gaya din ang sinabi mo about kay DIY channel, pag-usapan nyo na lang yan ng mahinaho. Huwag na sa social media. Kasi unang-unang mawawala ng gana dito, alam mo kung ano, OFW na nagbibigay sa inyo ng
Swerte pa nga kayo at nabibigyan kayo ng sponsor ng mga OFW na yan. Kaming mga small YouTuber is kumakayod kami ng pansarili namin. Itinataguyod namin yung mga video namin para makahakot ng subscribers at viewers. Lalo na sa mga ganito. Wala akong paki dyan. No? Wala na akong magagawa dyan kung yan yung gusto nyo. Ang manatili akin ang hindi, then let go. Ganun lang po yung kasimple. This is social media. Alam ko may mas marami pang malalang content sa atin. Meron nga doon isang nasapak eh. No? Na YouTuber eh. Diba? May mas malalang pang content sa atin. At issue sa atin. Ngayon, Madi, bibigyan kita ha. Sagutin mo to. Pag hindi mo to masagot, edit, thank you yung lahat. At least nakapagpalabas ako ng galit sa'yo. Diba? Naku, paboritong-paborito ko yan yung sasagot ka, Madi. Paborito ko yan. Tapos yung ipapadaan mo sa ibang YouTuber yung mga comment-comment mo. Paboritong-paborito ko yan. Pagpatuloy mo. Ha? Hindi ako... Ay, yung gagaliti ako sa'yo. Ay, Jesus ko. Ito yung video na magsisilbing warning sa'yo, Madi. Ito no, ngayon lang nakakita. Alam mong galit na galit ka. Nilalabas mo yung galit mo sa video. Sir, payo ko lang. Kung galit na galit ka talaga at gusto mo talagang prangkahin yung tao, puntahan mo. Doon mo puntahan. Doon mo sugurin. Doon kayo mag-usap. Ha? Angahan mo naman. Ang laki-laki na ulo mo, walang laman. Di. Nasa huling pagkakataon, tigilan mo. Ha? Alam mo kung bakit? Pwede ko naman yung i-upload lahat eh. Isabay-sabay eh. Pero inuna ko talaga tong video na to. Baka sakaling matauhan ka dito. Ha? Tagal ko nang tinigil. Ha? Eto, magsisilbing warning ko sa yung video. Last warning ko sa yung video na to. Magsisilbi ito. Kahit pa paano pa naman, nirespeto ko pa naman yung pinagkakautangan ko ng loob na nagpalaki ng subscriber ko. Wala ka namang ano eh. So yun na nga no, nabanggit niya uli dito na yun nga, nagpapasalamat siya doon sa taong tumulong sa kanya at nagpalaki ng subscribers. So napakalaki talaga ng tulong ni Boss Japper sa kanila. Alam niya sir, sa totoo lang, napakaswerte niya. At kahit pa paano, nabigyan kayo ni Boss Japper ng ganong kalaking subscribers at ganong kalaking viewers. Pero ang hindi ko lang matanggap nung binanggit niyong message kay Things to Know, yun yung message niya yun na hindi ko matanggap. Na ngayon, magpapaka-anghel ka sa mga salita mo na walang wala naman sa puso. Nakikita sa mukha mo eh, na wala sa puso. Ha? Alam mo sir, sa totoo lang, kung may respeto ka at meron kang ano sa sarili, hiya sa sarili, mananahimik ka na lang. Ganun lang yun. Pero yun mo, na-scam mo na nga yung tao, si Things to Know. Nasiraan mo pa yun kung sino yung tumulong sa iyo. Diba? Yun yung masakit doon. Na ultimo yung isang tao na tumulong at handong tumulong sa inyo is napagsalitaan nyo pa ng hindi maganda. Ipa-flash ko sa screen, baka maalala mo kung ano yung Snapchat mo. Kasi kung dami account yun, imposibleng makakapagsalita ng ganun. No? So, ayan. Lahat naman ng viewers natin is galing lang sa isang tao eh, kaya doon ako magpapasalamat. Tama at saka kung flex sa pag-usap. Tama kayo, boss. Tama kayo. Tama yung sinabi nyo na galing doon sa isang tao. Tapos mas malaking niambag ni Japper kasi sa'yo. Di ba? Yun talaga yung legit. Itong taon to, tingin ko, parang walang utang na loob ng may ano na to, tao na to. Grabe. Walang kautak-utak sa sarili, laking tao, laking ulo, walang utak. So habang nandito tong issue na to, itatago ko lahat ng videos ko. Sabi niya, professionalism. Di ako makaget over, sir. Tingin mo, itong ginagawa mo, professionalism ba ito? One false move ka sa akin, Madi. Mati ka talaga sa akin lahat. Mati. Talaga, lahat ng video, mamatihin kita. So ayan mga best friend, pakiabang-abang na lang. No? So sana, alam mo na yung ibig ko sabihin.
mga best friend, mag-deactivate ako ng best friend account kasi may isang post. Sir, so ito, sinabi niya mag-deactivate siya ng FB account ng ka-best friend. Ganito lang yan, sir. Yung mga nakachat ng ka-best friend, pag nag-deactivate ka, papasok yan sa mga messenger nila na parang naka-block sila. Yun ang mangyayari niyan. At hindi ka niyan masi-search. Pag nangyari yun, ibig sabihin, pag nawala sa kanila yun at na-deactivate mo yung account mo, ibig sabihin nun, ikaw lang yun. At saka hindi ako naniniwala na hindi ikaw yun. Doon sa mga kay Madam Ponasher, kay Madam Sitang, kay Things to Know, pangala bang account mo ang mga nakalagay doon. Kaya imposibleng hindi ikaw yun. So sana doon, paliwanagan mo muna yung bagay na yun bago mo punahin yung ibang tao. Magmawa, ewan ko lang kung sino. Ayoko magpangalan pero alam ko na eh. So i-deactivate ko yan. Tsaka nga pala, Madi, ito yung taong sinasabi mo wala ka na dugas, ito 4,000 na receive mo pagkatapos binak. Pero mo yan. So hanggang dito lang mga best friend. At tsaka Madi, last warning sa'yo to. So yun mga ka-gadget, narinig natin, nakita natin kung paano mag-react itong si Mokong na galit na galit, gustong manakit, gustong mangwasak ng karir. Yun po. So ito, sa pagkakaalam ko, kasi may mga nakita akong video kay Boss Madi na magkasama to si RTD at saka si Madi. So I think may magandang pinagsamahan to nung pumunta at nagpa-promote ng channel niya doon sa Bukana. No? So dito na lang, ang masasabi ko lang dito, mas mainam kung pinag-usapan nila ito. And kay RTD naman, Boss, sagutin mo muna yung ginawa mo doon sa mga taong pinangakuan mo bago ka magbato ng basura doon sa ibang tao. Kasi hanggat hindi mo sinasagot yun, pumipeedback lang lahat ng sinasabi mo sa'yo. So hindi na kailangan maglabas ni Boss Madi ng anumang sagot sa'yo kasi alam niya sa sarili niya siguro na malinis ang intention niya. Diba? At isa pa, Boss, sana ilabas mo rito yung taong tumulong sa'yo na sa mga ano nyo, sa mga usapin nyo. Kasi natulungan na kayo eh. Magpasalamat na lang kayo. Huwag nyo nang idadamay. Huwag na kayong mag-message ng kung ano-ano kanino, nento ganyan, ganon-ganon. Kasi lalo lang lalaki yon, sir. Pag nagkaroon kayo ng problema, lalabas yon, ikaw lang din ang mapapahiya. Yun, diba? Hindi ako naano sa'yo. Ang kinaiinis ko lang doon sa video ni Things to Know, yung sinabi mo about kay Boss Jabber. Maling-mali yung moves mo na yun. Tinulungan ka na ng tao, kinarantado mo pa. Diba? Yan ang hirap kasi sa mga taong gustong umangat ng biglaan. Wala namang trabaho. Gustong umasa sa ibang tao. Ayan tuloy. Diba? Dito nakikita ako siguro isa ka sa mga basher. Tingin ko lang. Diba? So. At yung dummy account nyo, sir, kung iisipin, kung titignan nyo ang kususiriin, may mga IP address yan, exact location ng tao, at ano pa ba, oras, exact location, kung anong oras ka nag-chat, kung anong oras yung conversation mo, pwedeng makuha yan. Yun. Kaya yung sasabihin mong fake o dummy account man yon, nagkakamali ka. Yung kinalaban mo, si Things to Know, Police American, mas maraming alam yon, mas maraming idea yon. Kaya hindi mo maloloko yung ganong tao. Ha? Yun lang. Sana magbago ka na. So hanggang dito na lang yung video ko, mga ka-gadget. Peace out.